Okay, good evening guys. Gagawa tayo ng sira na 602 amplifier. Hindi ko pa alam kung ano sira nito. Hindi ko na-interview yung may-ari, basta na lang iniwan. Nilagyan niya ng pangalan. Hey, Mar P. Fortuna, taga San Rafael. Okay, so bago natin buksan, yung mga hindi pa nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Jamtech. Yan, mag-subscribe na po kayo at marami po kayong mapupulot na aral sa aking mga tinuturo sa electronics. Okay? So, at huwag kalimutang i-share at i-like ng aking YouTube channel. Yan. Sige. So, umpisa na natin. How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face and the back. I'm taking a slap. I need a drink. Itong amplifier na ito, parang ginura yung pangalan. Ang natira na lang Stereo Karaoke Amplifier AV602. Pili natin isaksak para malaman natin kung anong display. Okay, so yan lang yung display niya. Meron siyang Bluetooth. Yan lang. At hindi tumutunog yung kanyang relay. Kasi pag okay yung amplifier, tutunog yung relay kapag nag-release. So, saan natin? So, ang laman niya. So, sa mga beginners na gustong matuto sa electronics, ang gagawin nyo dyan, so titingnan nyo muna yung fuse kung buo. Okay. Gamit kayo ng digital tester. Lagay nyo sa buzzer. Tutunog yan kapag short or okay. Kasi ang trouble ng fuse. Sandali. Yan ang tester sa ohmmeter. Ilalagay nyo sa buzzer. Yan. Okay. So, nandito yung fuse. Ayan o. Dalawa yan. Negative, positive. So, good ang fuse. Yung isa. Okay. So, ang gagawin nyo dito, kapag buo ang fuse, gamit tayo ng analog times 10 DC. At susukatin natin yung speaker out kung mayroong DC. Okay. So dapat meron tong yung coil. Ang ginawa nila, jumper na lang. Ayan. Wala na yung coil niya. Parehas yan, left and right. Okay. So gagawin nyo dito yung ground, yung negative ng test probe ng tester, yung common, ilalagay nyo dito sa speaker. Okay. Speaker terminal na negative. Okay. Kasi nakadikit yan sa negative, ha? Dikit yan sa negative. Okay. So, sasaktak natin yung amplifier. Dapat naka-power on. And susukatin natin yung speaker out kung may DC. Okay. Kasi kapag nagkaroon ng DC output yan, hindi yan magre-release ang kanyang relay. Ayan. Nandyan yung relay niya sa ilalim. Ayan, natatakpan lang. So, isasaksak nyo, ha. Okay. Saksak. Saksak natin. And then, yung positive, ayan yung positive, ilalagay nyo sa speaker out. Yung speaker out, tatandaan nyo yung coil niya, ha. Yung coil. Ayan. Saksak natin. Dapat wala siyang DC out. Yung left and right na yan. So, babantayan niyo yung pointer. Ayan. Okay. Sasaksak ko. Susukatin natin yung sa piston. Ayun. Pumalo ng baliktad. So, ito yung ilalagay natin yung positive sa negative. Kasi baliktad yung ano niya,
Okay. Saksak uli. Ayan, no? So, pag mataas yung palo niya, tataas niya sa 50 volts DC. Naka 50 tayo. Susupatin natin yung speaker out. Pataas yan. Yan, no? May bultahe na nga, oh. Dito pa sinasaksak yan, oh. F. Saksak. Ayan, no? Meron siyang almost 18 volts speaker out. At sa kabila naman, sa kabila, wala. Ayan, normal, oh. Kabila. At dito sa kabila, meron, oh. Okay. So, bubuksan natin, kakalasin natin yan. At hanapin natin ang yung trouble. Tanggalin muna natin. Dapat unplug, ha? Lagi kayong mag-unplug kapag tinatanggal niyo. Ayan. Tanggalin natin yung bolt. Nako. Ginawa na. Ayan na. Ginawa na. Duro, hindi na ayos. So, ito guys, makita ko na yung problema. Kung mapapansin nyo, ayan o. Wala na yung mga transistor na maliliit. Ayan o. Ito, wala na. Putol na. So, ang gagawin natin dito, papalitan lahat o. Ano, kasi kalawang na eh. Pag ginalaw mo yan, napuputol na. Okay, papalitan yan. And yung mga terminal ng resistor, puro kalawang. So ito lang naman, kasi ito buo pa yung power output niya. Yung OPT output power buo pa yan, kasi kung sira yung output transistor natin, sasabog yung fuse. Okay? So, sa differential tayo, titira. Yan. Palitan natin lahat yan. Ganay, dalawa na yung wala eh. So, ginawa na to, hindi natapos siguro, kaya hindi makuha. At ito yung palatandaan, no? Nilagay yung resistor sa ilalim. Kinaman siguro yung gumagawa. So, para mabilis yung pagtanggal, dadagdagan nyo yan ng lid. Yung mga transistor na yan. Ubusin nyo yan. Dagdagan ng lid. Para madali matanggal. Baliktad, no? Dinagdagan para matanggal. And then, hawakan mo na lang. Ilalim. Di ba mabilis? Hindi ka na kasi ito kasi mahirapan ka pa i-isay-isay mo pa yan, oh. Yung soldering pump. Matagal pa yan. Unlike dito, huwakan mo na lang. Isay-isay mong tanggalin. Di ba mabilis? Yung mga nag-aayos din ng ano, mga ganito. Advice ko lang, pag ganito na may kalawang na, palitan nyo po lahat yung mga transistor na to sa differential. Kasi pag kinalawang yan, ilang buwan lang babalik yan sa'yo. Backjab yan. Papalitan nyo ng bago. 5 pesos lang naman to. Tapos na. Bago patanggal yung ano, natanggal na, sa kanya na lang gagamitin yung soldering pump. Yun. So, yung mga beginners, nakalagay na sa board yung number. Ang number niya is 5551 5401 9214. So, titingnan nyo na lang yung
base collector emitter, may naka-indicate naman dyan na design kung saan nakaharap yung base, yung base at saka emitter, para hindi kayo masiraan. Ito yung mga bago natin. Lahat bago yan. Tingnan nyo yung number. Yan, 5551. Dito rin siya sa 5551. Ayan. So bago nyo ilagay, kahit ito 5551, may mga nakahalo 5401. Kaya bago yung kabit, tingnan nyo yung number. Yung number dito. Yung nakahalo, ibang number. So tapos natin itanim yung ano, yung transistor, ininang na natin. Yan dito, yung digital pwede makapulay. So pag nag-solda kayo, tingnan nyo kung may dumikit na terminal, kasi dito tulong nyo. And then puputulin natin yung sobra. And then para mawala yung ano, yung mga pinutol, i-brush nyo ha. Double check ng terminal kung may mga dikit. Base collector emitter, ilinisin nyo yan yung pagitan ng emitter. Good. Meron pa ako nakitang tuklap dito. Yung siram ay okay lang. Yung 9014 hindi pa natin pinalitan, pero subukan na natin isaksak. Kasi sa tingin ko medyo okay pa naman 9014. So yung pagsaksak nito, kahit yung iba huwag mo nang ikabit muna. Ito muna yung ano, main supply. Okay, main supply lang kasi dito siya kumuha ng supply sa relay. Wala pa lang ang relay ito, nakadilip ka. Tinanggal yung relay. Ay grabe ha, tinanggal yung relay oh. Tinamad siguro magayos. Susunugin yung speaker nya ganitong ayun oh, naka jumper yung ano. Tinanggal yung relay, pero saksak natin. Supplyan natin ang ano. So dapat nakatalikod. And then susukatin yung speaker out ulit. Ang mabilisan lang nasaksak. Gamit tayo ng analog, dapat hindi siya mag-busy. So kakapitulin natin sa negative yung red, and then yung black strobe nasa speaker out. Yan, yung speaker out ito yung sinabi kong voice coil, inductor, coil yun, coil. Ito yung coil niya, dalawa. So dito tayo maglalagay ng strobe. Isasaksak natin. Saksak. Dapat wala siyang DC. Dito kayo mga tumingin sa tester. Walang DC. Dito sa kabila. Wala. Dito. Wala. So, sa tingin ko, tutunog na ito. Wala nga lang relay. Jumper yung speaker out. Dito natin patunogin. Pero supatin natin yung supply. Ibigin natin. Supply sa DC, ground to positive tayo yung supply. Ayan, meron negative, meron. Tingin ko tutunog na yan. Ibalik na natin para mag-signal ko tayo. Sayang, tinanggal yung relay. Speaker protector yun. Kahit huwag nyo lang muna ng tornilyo. So, lalagyan natin ng speaker. Ahem.
yung mga ganitong style na tinatanggal yung relay, huwag nyong gagawin yan, ha? Mga beginners, huwag nyong piliting tumunog. Check mo muna yung ano, differential. Kasi sayang eh. Kapag sira yung differential, mag-DC output yan, masisira yung speaker, yung masusunog. Kasi kung ilan yung supply dito, yun ang lalabas dito sa speaker out. Nakakadigitado yung sunog ng speaker mo. So ito, subukan natin patunogin. And play tayo ng music. And yung music natin, hindi siya nakaremix. Sana hindi tayo makapiright. Ako, sira yung volume. Wala nang stopper. 360 degrees ang ikot. So ito, isasaksak na natin. Maririnig naman kung may problema kasi ito uugong yung speaker. Ta? Memory. Wala ito. Selector. Huwag na gumagana yung selector. 2,000 years later. So ito guys, matapos natin palitan ng ano, yung kanyang differential 5551 at 5401. Meron pa siyang natitirang problema. Resistor, kaya tinanggal ko na. 33K. Ngayon. Open. Test natin. Kaano ito? Times 1K. Ano? Open. So, pag nagka-encounter kayo na meron pa siyang DC, ang speaker out. So, test nyo yung resistor 33K. Para ito yung sa bias niya. Okay. Dalawa yan. Left and right. Yan. Wala siyang reading. Wala tayo dito. Sa lumang board. Meron din ito. Tricky. Wala tayo kasing bago eh. Wala tayo dito sa ano. Gamit na. Kaso lang, ano rin. Luma na rin. Sana, gumana pa ito. Ay, naku. Putol na. Putol na. So, meron pa. Ayun, bago. Gamin muna natin ito. 33K. So, compare natin yung sira. Para makita nyo. Yung sira. Walang continuity. Di pumapalo. Ito yung bagong kuha sa board. Ayun ang. Tingnan nyo yung indicator or pointer ng tester. Ayun ang. 33. Ayan. So, ito yung technique, ha. Kapag may DC output, ito yung madalas masira. 33K. Orange, gold. Ayan. Ilagay na natin. Ito pa, o, tanggal, mylar, putol. Balik natin. 104. So, test natin kung okay na. Voltmeter tayo. O meron pa siyang DC. Saksak natin. Power on. Ground to speaker out. Ayan. Ground. Okay tayo sa times 10 volts DC. Nako, okay na. Tutunog na to. Wala na siyang DC out. Wala na. Wala na kahit times 2.5. Ang bias niya is 0.3. Pwedeng-pwede na. Tutunog na to. Nakadirekta, wala siyang relay. Oh. Tinanggal, naka-jumper. Siguro yung nag-ayos na una. Ibalik na natin. Inayos na to, pero hindi kinaya.
Audio test muna tayo, ha. Nagyan natin ang speaker. Hindi pa nilagyan ng ano, ng supply sa tone control. Main amp muna tayo. So, signal injection. Tanggal muna yung papunta sa tone control, sa master volume. Audio test muna tayo. Ayan, meron siyang speaker. Saksak natin. Wala pa rin. So, ibig sabihin, walang contact sa speaker. Palitan natin. Speaker. Baka hindi nag-connect. Sinsya na kayo, gabi tayo nag-vlog kasi busy tayo sa trabaho. Audio test muna tayo, ha? Dapat mag-audio muna yung main amplifier. Ayun na, may audio na. Ayan, sa kabila. Lipat natin sa kabila. Okay na. So, kabit na natin yung main. Yung ito, yung pinaka-input niya sa main amplifier, saksak na natin sa output ng tone control. Dito siya, na-connect. Ayaw pumasok. Ayun. Okay, so signal injection pa rin tayo. Gamit yung kamay. Ayan, volume. Ayan na, oh. And kabilang channel. Huwag kayong matakot kamayin yung signal kasi wala naman kuryente yan. Positive and negative 12 lang yung pumapasok dito sa IC. Kahit kamayin mo yan, pwede. Ayan o. Dito sa input na ano, CD. Ayan o. So, pag ganyan ang audio test mo, pwede mo lang gamitin sa ano, sa player, kaya Bluetooth. So, lalagyan natin siya ng input. Ayan o. Meron tayong Bluetooth. Saksak muna natin. Bluetooth na lang tayo para hindi tayo makopyright. Ang original kasi yung tugtog mo dito. USB. Ayan. So, umilaw na ba ang Bluetooth? Ayan, umilaw na. So, punta tayo sa music. Yung remix para hindi na tayo makopyright. Ayan. Walang mid-range. Sandali lang. Check natin yung speaker na isa. Nako. Dali. Pahira muna ng tugtog na DJ Jomar. Ayan, shoutout sa'yo DJ Jomar. Remix siya ni DJ Jomar. Ayan, no copyright muna. Halabira, waswas, bomba. Ayan, shoutout na rin sa may-ari nito. Yan ang pangalan, no? Marpi Fortuna of San Rafael, Pilar, Sorsogon. Ayan, okay na yung amplifier mo. So ito yung ano, ito yung mga tinanggal natin, oh. Sinalitan niyan kasi kalawang na yung mga terminal. Okay, so yung mga beginners na nag-aayos, huwag kayong manghinayang nito kasi 5 pesos lang to. Para magmukhang bago, pinalitan natin lahat yan. Lahat bago yan, oh. Ayan, oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kung papalitan nyo yung ano, ito kasi wala pang kalawang. Yung dalawa. Bali, apat yung nakaligtas. And matapos natin palitan yung mga differential na transistor, 5401 and 5551. May kunti pa siyang DC. So open yung 33K. Ayan, 33K. Orange, 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 gold. Ayan, yung mga nag-aaral pa sa electronics, i-apply nyo na yung color coding. Ayan, 33K. So yan lang yung trouble natin. Mabuti na kaligtas yung OPT, yung mga transistor na yan. Bali, 8. 4-4. 4 pairs na OPT. So, okay na yan. Pwede nang kunin ang may-ari. Ha? Kay Mar P. Fortuna. So, maraming maraming salamat sa pagparpera, pagtitiwala. Ito pa rin ang inyong nakasama ngayong gabi. Gabi na tayo nag-vlog. So, huwag kalimutang mag-like at i-share po. Ang ating YouTube channel, Jump Tech. Ayan, maraming maraming salamat din po sa ating cameraman, si Jaben, at sa ating editor-in-chief, si John Vincent Beruela. Maraming maraming salamat po sa lahat patuloy na pagtangkilik ng Jump Tech. God bless!